kamusta? Wow, hindi na kita nakilala sa iyong buhok. Akala ko ikaw is Russian actress. Platinum blonde na ang buhok ko. Ito ay dahil sa aking papel sa napakagandang teleserye na inalok sa akin ng Dreamscape. Wow. Na ang title ay Dirty Linen, of which I play the role of the matriarch of the family. Galing. So Dreamscapes is the same production as, of course, The Just. Napakasikat sa Pilipinas, nakakatapos lang na ang Probinsyano. That's the same production company. Galing. So you are now in the Philippines. Nagtatanong ang mga fans. Naka-apat na linggo na ako dito. Oo. Naka-apat na linggo na ako ng mga preparations namin for Dirty Linen. Mm-hmm. At saka, yun nga, ito, inabot ng 10 oras ang pag-bleach at pag-color ng aking hair. Wow. So talaga namang, after 4 years, makikita na naman ako ng aking fans. Yeah. From Blood Sisters, nandito ako sa Dirty Linen, starring si John Arcilla at saka si Angel Aquino, aking mga anak. Tapos nandiyan din si Sanji Marudo, nandiyan si Janine Gutierrez, Janice de Belen, si Epi Kizon, at marami pang ibang mga bagets. Yun. And shooting in next week. We're already taping next week. Hindi namin pwedeng sabihin kung saan. In the province. Very good. Very we are locked in. When can the fans expect the show to be aired? Or is that still... mga ano pa yan eh. Oo, mga January pa. Okay. January pa. Kaya medyo hirap kami ni Roger kasi siya naman ang bibisita sa akin dito by October yata. Maawa ang Diyos kasi stuck nga ako dito sa, you know, sa Philippines muna. And as most people know, I already... I'm a resident of the Isle of Man. Yun. Saka, syempre, natanungin mo bakit ako naka-lipstick ng mapula. Ganyan ako talaga, sinabi ko na naman noon. Di ba, pag nagluluksa ang puso ko, ginagawa ko mukhang masaya yung aking kasuotan at saka yung aking makeup. Kaya naman, alam ng lahat na hindi lang ako, kundi ang buong bansa ay nagluluksa sa pagkawala ni Miss Shirhil, na kaibigan ko. Nagugulat ang mga tao. 17 years old pa lang yan, kaibigan ko na sa Champuy. Isa kami sa Champets, si Mitch Valdez, ako at saka siya. Kaya napakahaba ng aming pinagsamahan. Kaya sobrang lungkot ko rin. Oh, yun. Siyempre ako din. So, speaking of our dear beloved Shiri, so, yun na nga, let's share with our fans and friends, paano nga ba, when was the first time you met Shiri? Iyan nga, 17 years old siya sa Champuy. Hindi ko na alam kung paano siya nasali doon. Pero parang siguro nabubore yata siya. Puro drama ginagawa niya. Enjoy na enjoy naman siya. Although minsan nalilate siya kasi ang dami niyang shooting na iba. Kasama siya, naging parang regular na rin siya sa mga Wala Nga Talaga, Boom Boom, tapos Champets nga yung Crack That Whip! Tawa sila ng tawa kasi ako yung pinakahirap kumanta. Pero natuturi naman. So binibigyan niya ako ng tips. Tapos sama ng sama sa akin yan sa mga kung meron akong birthday party, gano'n. Talagang ano siya, nagmumukha na siyang 25 years old. Siyang kapal niya mag-makeup kasi di ba pagkabata ka, you want to look old. Ang tingin ata sa akin, tsaka siguro gano'n na nga, she looked up to me as a surrogate mother. Siguro yun ang hindi alam ng mga fans, no? Parang marami siyang pinupour out sa akin ng mga ano niya, problems, issues, ganyan. So pag sinasabi, of course, I admire her. I'm one of her biggest fans also as the iconic dramatic actress. Ganyan, ano? Napakahusay talaga. Walang kasing tulad si Miss Shirhil. Pero sa akin, tinuring ko siyang para na sigurong anak. Kasi nga, nakita ko yung vulnerability niya, yung mga weaknesses niya, yung mga hinaing niya sa buhay. And I always wanted to cuddle her, to protect her. So ngayon na nawala siya, I did not just lose a friend, I lost a daughter. Yun siguro yun. Kaya ang lalim ng hugot. Masakit. Saka masyadong malungkot. Malungkot talaga. But I'm so happy dahil, alam mo na, nagpunta tayo sa New York, no? Nung ano, November, di ba? So alam ko, sinabi mo sa akin, inaabangan na ako ni Shiri kasi nagkataon. Ano yun? Pinagtiyap ng Diyos yun na makita pa kami, di ba? Kasi kadadating din niya sa New York, no? Naaalala mo, Robin, na ulit-ulit si Shiri nung nandyan ako sa New York na ino-offer niya ako several times na imbis daw for me to stay in the hotel, I should just stay with her in her apartment.
Siyempre, very touching. Tsaka pinapakita na naman yung kabaitan ni Sherina. Kapag yun talagang lumabas yung kindness niya, ganyan, ganyan yung naturalesa niya na, kasi yung iba, akala mataray siya or what, yan yung natural. Yung natural na Sherina, kaibigan, siyempre, touch na touch ako, pero hindi ako pumayag kasi siya ang pinaprotektahan ko. Dahil galing nga ako noon sa UK, baka kung ano nasagot kong virus, at saka, alam ko, magkikimoterapy siya. So, parang magiging vulnerable siya sa akin. Dinadalaw-dalaw ko na lang siya doon. And I think that made her quite disappointed kasi may pagkatigas ulo din si Sherina. Tsaka gusto niya pag yung very strong-willed. Yeah, Sherina is very strong-willed. Tapos, yun, sinabi ko rin sa kanya, nasabi kong ganun, kasi naka-wig na siya noon, di ba? Sabi ko, Sherina, you know, I don't mean to flatter you just because you're going through a lot, pero alam mo, ang ganda-ganda mo lalo ngayon. Kasi wala siyang makeup noon, pero ang ganda, ang ganda ng aura niya, parang serene, ganyan. So sabi ko nga, na-accept mo lang yung fate mo na ganyan na nga ang nangyayari because I think she knew that somehow she was terminally ill. But still, she went forged ahead. Parang, hindi naman parang wala, pero matapang talaga din si Sherina, no? Hindi siya nararattle. Yun, doon ako believe na believe sa kanya. Kasi kung ako siguro ang going through that, sobrang rattled na ako. Tapos kukwentuhan niya ako. Lalo na napapunta ng winter, nahihirapan siya, di ba? Tapos there were 30 boxes of things that she wanted to put into her apartment. Eh, parang kinulang ata siya ng tulong doon, siya mismo. So lagi kong sinasaway siya. Sabi ko, baka manghina ka, ganyan. Ikaw naman, Robin. Yes. Nagulat ako na naging close din kayo ni Cherie. At nagulat din ako na doon siya sa breakfast nyo, doon sa after your wedding with John. Aba, sabi ko, dineg ako ni Sherina, ako hindi nakarating sa wedding ng anak ko, pero siya nakarating. Paano ba nangyari doon? Actually, ang earliest memory ko of meeting Sherina was during the Champuy tapings, bata pa ako sa Broadcast City. So talagang si Sherina was always very warm from the beginning. And ang trato ko natin sa kanya is a family friend. In fact, ang closeness namin ni Sherina always developed when she was in New York City kasi nandito na ako nakatira. Dito kami talaga nag-bond. And wala siyang, for me, si Sherry, I really don't know a lot about her body of work, na yung day-to-day mga shows niya. So wala sa kanya, for me, wala akong trappings nung pagka-artista niya or pagkasikat niya. For us, every time we spend time during dinner or wherever, it was always as a friend or almost like as a sister. Because yun na nga, as you said, parang ang trato mo sa kanya, anak. Then, therefore, naturally, ang trato naman namin sa isa't isa is parang siyang older sister sa akin. And I think towards the end, especially during her decision to be closer to her family in New York, syempre talagang kumapit siya sa akin because ako lang talaga yung one of the few sa New York City na nakabase sa mga kaibigan. So, pang mga special, you know, anecdotes or moments that you... I just want to dwell on how sweet she is as a friend. No? Kasi pareho tayo eh. Hindi naman natin siya tinuturing na artista. At hindi rin naman siya umaarteng artista, di ba? So, si Sherina kasi, napansin ko talaga, pagka magre-regalo yan, because she has excellent taste, no? Pati sa clothes, di ba? Nakikita natin, ayan nga. Pati sa mga furnishings sa bahay, gusto niya, ano, you know, tikalidad, tsaka ano, yung well-planned, ganyan. Ang ganda niya magregalo, Zen Garden, ganyan, bibigyan niya ako, or a nice necklace, or a perfume. Hindi ordinary siya magregalo. Hindi siya ordinary magregalo. Tapos naalala ko nung nag-hip surgery ako, siya yung unang-unang nagbigay sa akin ng bouquet of flowers. Wow. At dinalaw niya pa ako dito kasi kapitbahay ko pa siya. Kapitbahay ko pa siya noon. Wow. Tapos, ang joke ko nga, pag si Sherina inaya, Tess, let's have lunch or let's have dinner. Ano yan, Sala Bistro yan, Caruso or Manila Peninsula, yan ang mga gusto namin. Asahan mo, maglilibre siya, huwag ka na magdala ng wallet. Huwag ka magdala ng wallet. So, kasi gusto talaga niya, magagali siya, sa akin to, ako nag-invite. Hindi na, Sherina, ganito, ganyan. Hindi, akin to. Ganon. Okay. Yun. So, yun ang talagang naaalala ko sa kanya. Na really miss her for that. Maski naman dyan sa New York eh. Yung nandun tayo, di ba?
Tsaka siya super for me. Gusto niya, ililibre ka niya talaga. Galante. For me, she's super ano din talaga. Mabagaan kasama, magaan kausap, talagang tsaka nakikinig sa'yo. Yung talagang her attention is talaga nakafocus sa'yo pag kayong dalawa lang. You just feel so open. And yun na nga, in terms of vulnerability, she really wears her heart on her sleeve. She's very open and she's very accepting. She's very always curious also of other people, always wanting to meet new people and know about them genuinely. Oh, ang dami niyang friends, no? Ang dami niyang friends. Lumalabas. Pero siyempre, yung nakikita nating weaknesses naman ni Cherie, siguro, yung ano nga niya, yung parang, siya, well, she's quite emotional, ganyan, at saka, yun, ang joke ko sa kanya, napaka-strong-willed, no? Lagi niya sinasabi sa akin, ang ganda-ganda mo mag payo sa akin, Tess. Hindi ko na kailangan ng psychologist talaga. Kaya nga, ikaw na lang ang tinatanong ko. Oo, Cherie, alam ko yan. Pero kasi namamaos na ako sa dami ng payo ko sa'yo. Wala ka namang sinusunod dun eh. Diba? Yung ganon. Saka yung ano, for instance, yung, well, of course, I had mixed feelings about her appearing in that mega magazine na kalbo, ganon. Kasi actually, it can be out in the open na sana lang, sabi ko, mas i-open up mo na yung situation mo para hindi mabigla ang mga tao. But of course, sino naman ako para maghusga? Baka pag sa akin din nangyari, ganun, hindi ko rin magagawa yon. Plus I was trying to tone her down yung expectation niya sa artista o sa script, ganyan. Very demanding tayo. Ganyan. Sabi ko, kasi pagka tumanggap tayo ng isang offer, hanggang doon na lang yun, wag na tayong maghahangad ng mas mataas pa doon. Kasi otherwise, mag-produce na lang tayo ng sarili natin, which she did. She was producing her own shows. Yung Sonata sa kanya, di ba? Meron pang iba. Tapos sabi nga, I was so touched dahil si Mel Villena, sinabi din ganun. Just last May, she was thinking of doing more shows for her father. Kasi may produce din siyang show. Si Cherie, mahal niya ang pamilya niya, tsaka pagkapasko yan, catered ang kanilang Christmas lunch, sabi din ni Michael De Mesa. Ayaw niya kasi ng ordinary. Tapos, palagi yan, isasama niya ang mommy at daddy niya pagka pupunta siya sa Spain o kung saan, sa Europe, para tumanggap ng isang international award. No? Para daw, habang nandiyan pa ang parents niya, maibiyahin niya. And of course, alam ng lahat sa industriya kung gaano nagluksa si Cherie sa pagkamatay ni Mark Hill. Dinala niya pa si Mark sa bahay niya noong last few months kasi nga parang may problema na doon sa bahay, may leakage or something. So inalagaan niya doon and she really suffered so much and grieved so much kasi sobrang close nila ni Mark Hill. Yeah. Yun. Anong feelings mo or sobrang iyak ako na iyak. Nagulat ako kasi hindi ko naman nung sinabi sa akin ni Leo Martinez dadalhin sa hospice the night before. Parang bagsak na yung puso ko, pero para malaman mo in less than 24 hours na nawala na siya. Ano nangyari, 'di ba? So nagulantang ako doon and now doon ako sobrang lungkot at saka parang feeling ko sayang Cherie kasi ang bata mo pa. Sabi din ni Noel, tayo nga yung mas matanda sa kanya. Naunahan niya pa tayo. Oo, sabi ko, alam mo pang 17 years old lang si Cherie nung kasama natin sa Champuy. Kaya nga tinatawag natin siya Chichi. Hindi na ito akalain. Tsaka, ang galing-galing pa niya, di ba? Dami niya pa sana magagawa yung plano. Tapos kamamove niya sa New York, nandun yung tatlong anak niya. Sinabi din niya yun. Pinakamamove ko dito. Tapos kayo na ako. Ang sakit ko. Pero siguro doon sa third and last year, sabi niya, I will have more procedures. I think I'm ready to go when the time comes. Wala ako talaga nasagot doon. Wala ako nasagot. Pero ngayon, I draw strength from that na nagpaka-ready nga siya at matapang si Cherie at tinanggap niya na buong-buo yon. So, Cherie, wherever you are, I know you're one with the Lord and you are at peace and very happy there and very happy and serene and content. I love you, Cherie.
Yun. Ikaw ba? Ako, for me, I will miss her friendship because she is like a sister to me. And I'm not just me, but a couple of other friends are hurting because we know how much she wanted to move back to New York to be close to her family. And in a way, nagawa niya yon dahil at least dito siya umalis, dito siya nag-take off from New York. Yeah, yeah, yeah. And to really spend time. Ako, I was very honored to be able to participate in that Mother's Day lunch that I cooked for, and she wanted to really the whole family, of course, na kompleto lahat, and I was almost like a fly in the wall na observing the dynamics of the family, and sabi ko, you know, it was very special na kasama ako doon. You know, Sherry, thank you for the friendship, thank you for the laughter, because we also enjoyed making each other laugh, kababawan lang of whatever. It's painful, ang dami-dami naming plans pa, and yun na nga, so super bata, and ako, for me, I can also say the way she carried it, so from the beginning, from the diagnosis till the end, talagang katapangan talaga yung pinakita niya, na parang wow, grabe ka, Sherry, ibang case, ibang klase ka magdala. Napakabait mong kaibigan, at ngayon alam na ng buong mundo gano'ng kabait, kasi lumalabas na ngayon mga stories. And saka siguro sabihin na rin natin na talagang hirap na siya sa dulo, no? Hirap na. Kasi nga pati kung umabot pa sa, alam naman na lahat, at brain surgery pa, sobrang dami na ng procedure. I would not wish that for myself. Maski kay mama, pina-stop ko na, hindi na magdadialysis and all. You can only take so much. And you just look forward, as I always tell you. You just look forward and believe in eternity. And there is forever with God. Hindi lang ito ang buhay natin. Ang buhay natin nasa kabilang iba, yung pakasama ang Panginoon. So nandun na si Sherry, smiling on us, and will be guiding us. And also, I think happy siya kasi kasama na niya si Mark Hill. At yung kusino ba, Gabby Fernandez, also there, Becky Galiaga, Subas Herrero. Sana wag naman tayong sumunod agad. Yun lang. So, bye Sherry. And we will just keep praying for your family that has been left behind, especially your three beautiful children, Jay, Bianca, and Rafael. And of, I think I would also like to thank Ronnie Rogoff for all the love and assistance that he has given to the family. And also condolences ulitin natin, Robin. Condolences. Alam ko, iyak na iyak si Michael De Mesa, was also a good friend of mine, kasi alam ko yung pain niya, hindi na sila nakita. Tapos ang mommy at daddy niya, Miss Rosemary Hill, Mr. Eddie Mesa, napakasakit sa parents na mauna ang anak, dalawang anak na yon, mauna ang mga anak kaysa sa kanila. Nothing can be more painful than that. Medyo masyado na rin malungkot, so tapusin na natin. Okay? Here's to you, Sherry. You are now an angel and a universe of unto yourself. You're so amazing, too amazing for this small world. We will see you someday, not too soon, but someday. And I know you are up there looking down at us. We love you very much. Okay, Mom. I'll drink to that. Yes, wala akong drinks. But anyway, good catching up with you. And I'll see you again next time. Naging vlog ko na. Yes. Thank you po sa lahat ng mga nanonood ngayon sa Test Tube, Desi Tomas. Hanggang sa susunod nating pagkikita, let's all pray for the repose of the soul of our very dear Sherry Hill. Thank you. Bye-bye. Bye. Love you. Pagdutin mo ako ng iwaga ng iyong pagmamahal.